Mambubudol na paggala-gala sa kalsada ngayon. Baka makita ninyo pa silang nasa labas ng bahay o kumakatok na sa pintuan ninyo. Magaling mag-sales to para bumili kayo ng paninda nilang sabong panlaba na mas mataas ang presyo kaysa sa ordinaryo o kilalang mga brand. Pero hindi po yan makakatanggal ng mantsa, ha? Dahil ang binayaran nyo, hindi sabon, alamin kung ano. Sa Budol Alert ni Mayan Los Baños. Hindi na bago ang mga modus na muli na namang nambibiktima dito sa Kalakhang, Maynila. Dati, naiispatan silang sakay ng mga puting van at hinaharang ang mga motorista ang bibiktimahin nila. Pero ngayon, sa mga iskinitang gaya nito sila, naglipa na. Wala nang pinipiling lugar ang mga mambubudol, matao man yan, malapit sa malalaking establishmento o kahit pa nga sa mga barangay at presinto. Pero dahil may paraan na para masubaybayan ang mga galawan nila, nare-respondihan agad ang mga manluloko bago pa sila makapambiktima. Nakakuha yung team namin ng CCTV footage kung saan, ito pinapanood ko, kitang-kita na nakapambiktima itong isang lalaking ito ng isang 60-year-old na lola. Pero dito rin sa footage na to, kita na narespondihan agad ng barangay captain itong nambubudol na ito. Ito ang barangay 446 sa Sampaloc, Maynila. Dito mismo na aktuhan ng punong barangay ang ilang kahina-hinalang grupo na nagbabahay-bahay. May mga dalang supot at nagbebenta sila ng sabong panlaba. Kasi madala silang pumarada sa kanto, pagbaba sa kanto, yan sabay-sabay na yung pasok. Yung time na yan dito, kita ko sila dito, dito sila nagkuumpulan, kinakausap si nanay. Yung tinaboy ko na, kasi galing sila dito itong kabilang kalye, papasok sila rito. Diyan ang dali nun sila mother. Tapos bukod dyan, dito sa Algeciras to, yan ang mga bayo-bayo dyan. Kuha-bay-bay sila. Ang mga nakitang lalaki sa CCTV, hindi pa isa-isa, kundi puyog daw talaga kung magbenta. Matalas ang pang-amoy nila sa susunod na target. Pagkatapos ng maikling hi hello, doon na mag-uumpisa ang mas mahabang sales talk. Ang style nila, kakatok sila sa inyong mga gate at mag-aalok ng mga produktong ibinibenta nila. Pero oras na maakit ka sa kanilang mga letanya, susunod na ang panguhut-hut ng pera. Pero ang sabong panlabang iniwan nila, mapag-aalaman mo ni hindi mo pala mapakikinabangan. Yung magpapakilala muna sila, then aalokin nila ng libreng sabon sa una. And then after that, tatanungin nila anong apelyido nyo. Tapos pagtapos nun, sasabihin nila, kunyari, taga-Bulacan. Ah, taga-Bulacan din ako. Magkamag-anak pala tayo, ganyan din ang apelyido ko, ganun-ganun. Sa bandang uli, makukuha yung loob, tapos minsan nagtutulong-tulong sila. Hanggang sa marilin lang nila yung tao, mapapabili ng sabon. Tapos after that, tulala na yung tao na yung binili niya pala. Bakit ganun kakunti, tapos ang mahal. Ganito ang naging estilo ng mga nangbudol daw sa 60 anyos sa si Lola Richelle. Siya ang matandang lakunan sa CCTV footage na kinukuyog ng mga sabon seller. Nagkatok sila. Malakas na katok. Di ba hindi mo rin maiwasan yung bill ng Meralco? Yung sa Maynila, sabi ko, ano po yun? Siyempre, tao lang din tayo. Yun na yun, na-entertain ko na sila. Kabilin-bilina ng mga matatanda, don't talk to strangers. Pero sa sitwasyon ni Lola Richelle, no escape na siya sa drama ng mga nag-aalok sa kanya. Tiningnan ko yung item, hindi common. Parang hinawakan ko lang, doon na sila. Napaghawa ko, parang ayaw na nilang yano, nilaglag lahat sa sahig. Ang problema doon, sabi niya, parang nawawala din ako sa ano, palitan kasi sila hanggang bumigay na ako. Parang nag-aano din sa isip ko na tulong. Sige na nga. Budol Alert! Maging alisto kapag may bagong salta o nagpapakilala na nagbebenta sa'yo ng kung ano-ano.
Huwag magpadala sa mapalabok na salita. Kung hindi ka tiwala sa brand ng produkto, unahan mo na agad na hindi ka interesado. 500 pesos ang binayad ni Lola Rachelle para dapat sa 12 sachet ng sabong panlaba. Overpriced na yan kung tutusin dahil ang suggested retail price sa mga sari-sari store nasa 6 to 10 pesos lang ang isang sachet. Luging-lugi si Lola dahil sa 500 pesos niya, 7 sachet lang ang binigay sa kanya. 7 sachet? Siguro sa akin, si Che nagsabi, mga nasa 100 lang yun, mga imitation. Kasi may nagkwento na yung nabudol din doon, ang laman daw ay parang mga powder lang na kung ano-ano ang... Siyempre maganda ang pagka-sealed, siyempre para ma-attract yung tao. Ito ang inabutang eksena ni Cap sa CCTV, kaya ang mga umanoy ng budol, nahabol. Sinigawan ko yung matanda, nakita ko nakatulala siya nakatalikod. Sinabi ko, Nay, ba't bumili ka sabon? Kaya inabol ko yung lalaki. Yun. At pinabalik ko talaga. Oh, actually, sabon lang. Then binilang ko yung isa, 7 piraso. Tapos magbabayad ng 500 piso. Pag sinuma total mo, magkano lang isang pack, nasa 30 lang. Kapalo ng 150. Malaki. Malaki naluloko nila sa mga tao. Kung si Lola Rachelle nakaligtas pa sa pambubudol, ang 72 years old na si Lola Avelina hindi na nakaporma pa nang daanin siya sa mababangong salita ng mga nag-aalok ng sabong panlaba. Marami akong nabili. Siguro mga worth 450, ganun, basta marami siya. Dahil paniwalang paniwala sa bisa ng nabiling sabon, si Lola Avelina binalak pa sana itong ibenta. Pero tuluyang nadismaya dahil nang subukan niyang maglaba, wa-epek naman pala ito sa mantsa. Pagbukas ko, mabango naman siya. Tapos sa katagalan, hindi na bumubula. Makita mo may mga puti-puti parang chok. Yung kahuli-hulihan ng gamit mo. Mga bato-bato sa loob. O yung pangkaraniwang sabon, powder. Pag niniginan mo, bulang-bula na lumulo. So yun, hindi. Matutunaw. Kaya hindi, walang bula. Lesson learned. Kaya naman nang may pagala-gala pa rin dayong soap vendor sa kanilang eskinita, si Lola Avelina, degma na. Para trauma na ako doon. Magbago-bago man ang atake ang mga mambubudol, tiyak na laging may bagong diskarte. Para maisa ng mga target nilang bibiktimahin, huwag magpapaloko at laging maging alerto. Dahil tiyak na may baho ang anumang salita na may halong panggugoyo. Ako po si Mayan Los Baños at ito ang aking Budol Alert.